In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. May the Spirit. Come together as God's family, with confidence in the sacerdote of our Father and Son. I confess Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have really sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Most humble, marked before us, your charity embraces not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We hear you and invoke this friendly example of charity. These are the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues, we may be contented with the state in which God has placed us. And carrying the strength and guidance of us, may we follow our footsteps of Blessed Believer and his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven in the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and days, and your desire to discover God's goodness in all things, by your shining example of Christian engagement on worldly and material pleasures, that may you kneel to what is supernatural and divine. By your practice of extreme power, this means to attain holiness and intimate friendship with God. O Lord, we have given to the world the glorious apostle of humility, Saint Martin before us, guide us as an example, and strengthen us to his intercession in our efforts to confirm our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the favor of this birthday through the intercession of Saint Martin. Saint Martin, before us, you are always, though always such sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our hearts for you with great confidence in your goodness and power. The favors received from God and guides us now for us to intercession. We ask you for something to pray us and assist us from your place in heaven. We do a need on earth, we spend your life loving God in your neighbor. Now that we live in the presence of God, intercede for us and take the divine decision to give us health of soul and body. Amen. Almighty eternal God, who made the priest Saint Christopher the Alliance and his companions, faithful to Christ the King, given to the body of martyrdom, grant us through your intercession that persevering confession of the true faith may always hold fast to the commandment of your love. Through our Lord Jesus Christ, your Son, lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Our reading from the Acts of the Apostles. The commander released Paul from prison, intending to look carefully into the charge which the Jews were bringing against him. He summoned the chief priests and the whole Sanhedrin to a meeting. Then he brought Paul down and made him stand before them. Paul, it should be noted, was aware that some of them were Sadducees and some
Consequently, he spoke out before the Sanhedrin, "Brothers, I am a Pharisee, and was born a Pharisee. I find myself on trial now because of my hope in the resurrection of the dead." At these words, a dispute arose between Pharisees and Sadducees, which divided the whole assembly. The Sadducees, of course, maintained that there is no resurrection, and that there are neither angels nor spirits, while the Pharisees believe in all these things. A loud uproar ensued. Finally, some scribes of the Pharisee party arose and declared emphatically, "We do not find this man guilty of any crime. If a spirit or an angel has spoken to him." At this, the dispute grew worse, and the commander feared them. They would hear fall to pieces. He therefore ordered his troops to go down and rescue Paul from their midst and take him back to headquarters. That night, the Lord appeared at Paul's side and said, "Keep up your courage. Just as you have given testimony to me here in Jerusalem, so must you do in Rome." The word of the Lord. Right hand for the Lord.
Jesus looked up to heaven and said, "And I pray for my disciples alone. I pray also for those who believe in me for the world, that all may be one. As you, Father, are with me, and I am in you, I pray that they may be one in us, that the world may believe that you sent me. I have given them that all you gave me, that they may be one as we are one. I believe in them, you believe in me, that their unity may be complete, so shall the world know that you sent me, and that you love them as you love me. Father, all those who gave me, I will have in my company where I am, to see this glory of mine, which is your name to me. Because of the Lord you called me before the world began. Yes, Father, the world does not know you, but I have known you. And these men I have known that you sent me. To them I have revealed your name, and I will continue to reveal it, so that your love for me may live in them, and I may live in them." The Gospel of the Lord. The prayer of unity. That you, Father, are in me and I in you. I pray that they may be one in us. That all may be one. Bahagyo ng pagkaunawa na pagtingin ni Jesus ay maging kaisa ang tao. Maging kaisa ng Diyos ang tao. Bagaman ako sa Tigusabia, may ibang branches na pagtawagin natin ay Pantheism. Everything is one. Pero hindi ko ito yung ipinapahayag ni Jesus. Hindi na mo ba sa gitna ng ating pag-iisa kay Jesus at sa Ama. Bahagyo ng pinamalangin ni Jesus na magkaisa. At nais niya ang pagkaisa natin ay katulad ng pagkaisa niya at ng Ama. Pahayag niya ang buhay ng wala na tayo ay magkaisa. Well, ito po ay isang hamon kung saan ay medyo may kamigala sa pagkakalang ay dinikanan ko sa magkakalba. Kahit na ngayon magbalo ay may magkakalba. Bagaman halos iisa ang kumakila, lalo-lalo po yung tinatawag natin identical twins. Pero pa rin magkakaiba. Bahagi mo ang pangyayari ng pong megapar na ito'y maunawaan natin. Pero hindi po ito magkakaisa. Katulad na po na isang milyon mo lamang kung tatay at tatayo. Kasi kontrolado ng isang tao. Hindi naman yung ibig sabihin ng magkakaisa.
na nawawala na yung aming pagkakaiba. Pero ito yung ipinamanahin ng buong ikawa. Magkaiusap niyo. Nawa ay bigyan natin ng ibig ng pagpapahalaga na makita natin ang tunay at direksyon na pinahanap natin. Napakahalaga yung pagkakaisa sa kinalangan ng pagkakaiba. At marami mo tayo ng tao, pinagkalimitan, sinasabi, kapag tayo ay nagkakaisa. At sana po makita natin yung hindi na dapat natin pagkaisahan. Marami na tayo pwedeng dapat na pagkaisahan sa hindi na natin. At sa ating pananampalataya, ano yung dapat natin pagkaisahan? Ang iwasan na ang kasalanan. Isang bagay ko lang sa ating dapat natin pagkaisahan. Iwasan na ang mahuli ng pagkakasala. Iwasan man naman ang bagay na mga sasama sa kapwa. Nawa po, ito yung patuloy nating pagkaisahan. At ang paggawa ng pagpuri ng kabutihan. Inalam, mga lamatin mo kung isa na yung iba't-ibang pamamaraan. Pero bilang isang lugar ng simbahan sa tindahan natin ng pagkakaiba na magigaw natin na tayo ay mayroong isang tinatahan ang pagkilos para sa ikawuntin na higit ng nakaraan. Yun yung ating pagkaisahan. Alam niyo kung isa ay mas gusto natin na tayo ay makaisa. Yun ang kumisa na gusto natin makaisa tayo. Hindi yung tayo ay nagkakaisa. Kumisa rin sa ibang magkakaisa natin sa pinay malaman ang ating iba. Kumisa rin ang talamangita natin kay si Pato. Yung pagkakaisa ay isang pagkakaisa na ako na tayo ay magkaroon ng isang kaisipan na ano, hindi pa lang ang mga napag-usap. Ngunit ano, pagkatulungan ang bawat isa. Na maaari lang yun sa pagtulong sa bawat isa, maaari mo sa ngayon, maaari mo sa iyo, ang hindi lang yung may tulungan, pero maaari lang magtulungan ng bawat isa. Kung hindi man lahat, ay yung hindi na nakaraan matulungan ang bawat isa hindi makaisa. At yun po ay pinakailang natin ng isang pananalig. Isang pananalig na nagpupula sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya na, higit na pagkilos na hinahanap sa ay nangangailangan ng higit na gawain. Hindi lamang na nagmumula sa labas ng tao, kundi rin sa labas ng tao. Gawa na natin ang pagkakaroon ng Jesus para dumating tayo sa hanggan na tayo ay magkakaisa para sa pag-anyaya na ipinapahayag ay kinakailangan natin matutunan yung turo ng ating pananampalataya. Kasi nga matutunan sa atin. Kung matakala pa paano ba tayo ay magkakaisa na matulungan ng bawat isa. Hindi natin magagawa yan kung hindi sa sabagin natin yung turo natin na tayo ay
sa isang tabi natin, yung tuwo ng Diyos ay talagang ang gagawin namin yung makalisa. Hindi magkalisa para matulungan ang bawat isa. At sa mga rin po, yung mga pananampalataya ay isang pananampalataya na kung tawagin mo ako natin ay hindi naman siguro salita na hindi natula kasi it is an outside force. It is coming from out from something alien. Ngunit sa mga ay isang bahagi yun ang sa amin magbibigay sa atin ng inspirasyon. Yung ating pananampalataya na ipagpatuloy natin. Yung pinigil na ipinamamanig sa atin ang buong minumal. Bagamang kung mahirap ang trabaho na nagkakaisa, kung isang madaling mo trabaho mag-iisa eh. Kasi walang pakialaman. Pero hindi. Huwag natin kalimutan na yung pag-uwi ni Jesus Cristo sa dibdib na ito ay hindi lamang iniligtas ang bawat isa sa individual na kapasidad. Hindi lamang sa individual na kapasidad. Huwag naman ko sa amin mo. Pero siya ay nagligtas para sa atin mo bilang isang komunidad. Kaya nga sabi niya na ang kanyang pagkakaisa. Hinahanaan niya sa isang kapilang naibigin. Sa pamagitan ng kanyang sumahan. Kaya po, mas nagiging makabuluhan bagamat ito ay mayroong kahirapan. Pero ano yung pinapagawin ko ako? Ang talagang pagkikilo sa Diyos dito kasi nagkakaisa. Hindi lamang ito gawa ng isang taong makapangyarihan o ng isang taong ngunit ito'y gawa ng lupon ng mga tao. Lupon ng mga tao na nagkakaisa. Kaya, idalagay namin sa rapat ng buong pinapakay. Sa ating mga pagkilos at mga gawain, kung talagang nais namin niya kayo makita yung pagpapago na inaakar na ating lingunan, ay napakalaga ang elemento ng pagkakaisa. Maging yan man ay sa loob ng pamilya, maging yan man ay sa loob ng simbahan, sa loob ng isang pamayanan. At hilingin namin sa Diyos na nawa ay tayo lahat ay magkaisa sa Kanya. At ito yung inulong natin habang inaawin natin ang Italia sa karangalan ni San Martin de Porres.
life and be strong in self-denial.
Blessed be God who gives us in Christ. Praise to God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise to God, Almighty begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise to God, the Holy Spirit, the Holy Soul, our unfailing power, gives us strength in our bodily weakness. God, O mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants. Hold the church alive beneath holy oil. I'm not afraid.
means of the anointing, gather us, Lord, for the Lord's suffering. Then, Lord, appoint me, must have in so that you will be past patience. With the gift of all the soul, and when alone as children, so the support of the holy people. We ask these two brothers, our Lord. In honor of the precious death of your just ones, O Lord, we come to offer the sacrifice from which all martyrdom and power is origin. Through Christ our Lord, the Lord be with you. Give up your hearts. Let's give thanks to the Lord our God. It is through the right and just work within our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord. And eternal, through Christ our Lord.
without end, be updated.